Kumusta na bansang Pilipinas? Nako, ang daming mga issue no, hindi na natin maintindihan kung ano yung uunahin natin, mga kababayan. Kasi sa Senado, ito yung tungkol sa pagkakaalis nitong si Banban Mayor, aalis ko o. Sa Kongreso naman, itong hearing pa rin. At patotsyadahan tungkol naman sa itong na kino-question itong confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. At mayroon pa ring KOJC itong pag-aresto naman sa leader ng KOJC. So ang dami, 'di ba? At hindi lang 'yan, atin munang kumustahin naman sa mga probinsya. Oy, diyan sa Batangas, 'di ba, nagkakaroon pa rin ng matinding politikahan itong pagbeto or pagbasura dito naman sa 615 million na budget ngayon 2024. At dyan naman sa atin sa lalawigan ng Quezon, kumusta na? Mukhang politikahan pa rin. At ang balita natin sa lungsod ng Lucena ay mayroong maglalaban-laban at ito'y magsasagupaan ang mga alkala. Totoo ba ito? Anyway, so ito yung atin ngayong gustong bigyang diin dito. Kasi, hindi nyo ba nahahalata na yung problema talaga ng ating bansa, medyo naiiwan na. Dahil dito sa mga kaguluhan, sa mga issue ng politikahan, sa mga issue ng arestuhan, o diba? At pati mga media, nag-aaway-away na dahil sa mga paliwanag ng mga side ng bawat isa. At ito nga, no, itong si Jason Sa at itong si Idol Noli Di Castro. Idol natin itong si Noli Di Castro kasi no, magaling siyang mag-deliver ng mga balita. So, hinahangan natin siya. May talino naman. Although sinabi nitong si Jason Sa, almost 10 years niyang nakasama itong si Idol Noli Di Castro. Wala daw laman ang utak. Masyado namang na personal na, no? Siyempre, may talino din naman tao. Kanya-kanya yan, eh. Sa ating mga media, kanya-kanya tayong pananaw. At sa pag-i-interview, hindi naman natin dapat na sinasagkaan ang anumang sinasabi o isinasagot sa atin ng ating ini-interview. Dapat, yung ini-interview natin, hinahayaan natin silang magsalita habang ini-interview natin. At kapag ka na-interview na natin, saka dun tayo magbigay ng opinion. Hindi yung habang ini-interview. Wala naman tayong pinapanigan dito kay Jason Sa at saka dito kay kabayan, Noli Di Castro. Kasi ayaw ko namang isipin na lutang itong si kabayan kasi ina-idol ko talaga ito. At marahil, siguro nadadala na siya ng emosyon dun sa mga pangyayari. Kaya halos sagkaan na niya or kontrahin niya yung sinasabi nitong si attorney Israeli Tutorion, yung legal counsel naman ng KOJC. Kanya-kanya tayo ng opinion sa mga issue na nangyayari ngayon. Pero hindi natin inaalis yung mga bagay na dapat magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa, lalo na sa ating mga media, sa ating pamamahayag. Magbabalita tayo ng kontra ganito, magbabalita tayo ng pabor dito, so sana doon lang tayo sa gitna. Doon lang tayo sa makakatulong para sa sambayanan. Yung makapagbibigay tayo ng tunay na impormasyon sa ating mga kababayan. Hindi naman tayo nagmamalinis. Kaya lang, syempre, kailangan din nating sabihin naman ano ba yung tunay na nangyayari. Ibigay natin yung magkabilang panig. Baka isipin nyo na ako'y maka BP Sara. Baka isipin nyo na ako'y maka presidente. Pareho, kasi pareho ko silang ibinoto. O diba? Kaya lang, syempre, sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, may kanya-kanya silang kahinaan, may kanya-kanya silang naisin, na hindi natin alam kung ang makikinabang dito ay ang taong bayan or kung ang maaapektuhan ay ang taong bayan.
So sa pagigiraan ito ngayon, sino bang nahigit na naaapektuhan? Di ba ang ating mga kababayan? Na imbis na yung mga problema sa atin sa pagkain, sa gasolina, sa mga basic commodities, na ang makikinabang ay taong bayan, pero eto, nganga tayo lahat. Nakanganga tayo kung maaaresto nga ba itong leader ng KOJC. Nakanganga tayo kung mai-impeach nga ba itong si Vice President Sara Duterte. Lahat tayo nakatanga eh, di ba? Lahat tayo naghihintay. Pero na isang tabi ang tunay na problema ng ating bansa. Kasi panay politika, politika, politika at politika. Nakakalungkot. Nakakalungkot mga kababayan. Nalulungkot din ako dito kay President Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Ginawa siyang tanga. Ginawa siyang bulag ng mga nagsumbong sa kanya tungkol dito sa pag-aresto sa leader ng KOJC, kay Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Hindi kaya napanood nitong si President Marcos yung nangyari na pagpunta nitong nasa 2,000 na mga pulis dito sa area o sa compound ng KOJC? Hindi ba ipinakita sa kanya ng mga nagsumbong sa kanya kung mayroong dalang armas ang mga pulis? Meron ba naman mga pulis na walang baril? Ikitang-kita ang hahaba pa. Clear, clear. O, di ba? Tapos yung tear gas. Yung mga inosenteng andun sa loob ng katedral. Saan ba nag-umpisa yung kanilang paglalagay ng tear gas? Yung yung pagtatanim nila dun sa hangar. Sinasabi na may mga nandun daw nakalagay yung mga armas, na mayroon daw dung mga tear gas, na nakahanda sa pagdating ng 2,000 na pulis. Papaanong maghahanda itong mga ito? E nandun nga sila sa loob ng katedral at nagsisimba. Alam nyo ngayon sa nakita natin dun sa mga video, yung ngayon lang, kapapanood lang natin. Yung mga pulis kawawa na din. Alam nyo kung bakit. Nakahiga na sila dun sa palibot ng, hindi ko alam kung anong building yun, kung yun ba yung kanilang simbahan o ano dun sa KOJC Kumpang. May parang buong pwersa nandin nala sa Davao. Tapos may mga barikada pa. Nakakaawa itong mga pulis na to. Hindi tayo naaawa dun sa mga nag-uutos, lalo kay Presidente Marcos. Buong igting niya sinabi na walang human rights violation yung ginawa ng kanyang 2,000 na pulis kasi wala daw naman itong dalang baril at wala din dalang tear gas. So sino ngayon ang sinungaling? President, nakakalungkot eh, no? At yung mga nagsusumbong na sa kanya, yung mga nagre-report, ay hindi nyo inaayos, hindi nyo man lang inisip na ang maaapektuhan dito ay ang ating Pangulo. Na sa bawat sumbong ninyo na mali, na sa bawat pagpapahayag naman nito si Presidente, nagiging tanga ang Presidente. Hindi nyo ba naisip yon? Ang Presidente natin, panay ang pahayag. Hindi muna nag-iisip, aba teka, pulis itong mga ito ah, armado ito. Tinanong mo ba, President Marcos, yung namiminuno dito sa PNP, kung totoo o hindi ang mga nakarating sa iyong mga balita? Kawawa po yung mga pulis. Kawawa, sa totoo lang, nakahiga na sila dun eh. Although wala silang ginagawa at nakabantay lamang, pero tingnan nyo naman ang ginawa nyo. Parang nasa digmaan itong mga to. Grabe, no? Ay nako mga kababayan natin. Tapos, eto na, ang mga kapwa natin media, nagpaparunggita na din. Huwag na kayong makisali, huwag na tayong makisali. Magbigay na lang tayo ng mga opinion natin, sariling opinion. Pero huwag na natin pag-awayin pa kung sino pa.
Kasi ang naaapektuhan naman, taong bayan. Eh, ang media, syempre, tayo, nagbibigay lang ng impormasyon para mayroong madinig naman o makita ang taong bayan na mayroong pangkatotohanan yung mga sinasabi natin. Diba? Matindi yung mga binitiwang salita nito si Jason Sa, dito kay kabayan Noli De Castro. Pero masasakit yung sinabi niya. Ano kaya ang magiging sagot dito naman itong si Idol Kabayan? Wala tayong itulak kabigin sa kanila kasi mga kasamahan natin sa media. Matatanda lang nga kayo. Bata pa kami sa inyo. Pero kayo dapat na matatanda sa media, kayo yung nagpapasunod, kayo yung nagpapakita sa katulad namin na yung mga opinion nyo at ipinakikita nyo ay nasa tama. Mag-i-editorial ka. Yung editorial mo, yung in-interview mo. Tapos, kinokontra mo bawat sabihin niya. O hindi dapat na kinokontra ang in-interview. Po muna mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng mga komento dito po sa atin na sana po ay dire-diretso kayo at patuloy pa rin yung panonood nyo dito sa ating program. Maraming po salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.